Tama na. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, share our YouTube channel, no? Danilo Moreno, guys. Mga kabaro, laban lang, no? Atin to, no? Stay strong. Okay, we are lucky na nakasampa tayo. So, pasalamat tayo, guys. Love your work, especially God, okay? Hello, good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat dyan sa ang sulok man ng mundo, no, guys? So, belated na Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, okay? I hope na maging masaya kayo, stay healthy, and huwag lalabas sa bahay, ha? Kung hindi masyadong kinakailangan, ha? So, hanggat maaari, stay at home, guys, no? Stay safe. So, ngayon, samahan niyo ako, guys. Ituturo ko po kayo muna sa ating kababayan na mga utility galing dito sa barko na kung saan na sila po ay in charge sa paglilinis ng mga griller, mga hotplate, after ng ginamit sa ating mahal na mga chef or cocinero like me. No? Okay, talaga. High standard po tayo. So, sa mga kabaro natin dyan, alam po nila kung ano ang ibig sabihin na itong aking sinasabi. So, ano applyan ng chemical yung ating griller na kung saan, after ng ilinisin, is kumikintab siya, no? Nagiging brand new muli. Ano na, samahan niyo ako. Ayan, si... Ano ang pangalan mo, pare? Okay, so ano yung ginagawa mo, sir? Oh, paano ka maglilinis ng grill, sir? So, kailangan initin mo na ano yung grill, flat grill. Okay, so ano yung gamit na chemical, sir? Kasi dati, oven blaster, di ba? Ah, okay, so bago na pala siya, no? So, ayan na po yung first tip niya, no? I-open niya yung grill para mainit at saka niya lalagyan ng chemical. So, kailangan complete PPE, makikita mo siya, tingnan mo siya. At anong ginagawa mo dito, kabayan, ano, una, i-script mo siya, no? Bago lagyan ng chemical, no? Ah, pag makapal, mahirap matanggal, hindi siya totally na makuha talaga, no? Oh, ayan, ayan, ganyan ang proper procedure, so kailangan complete PPE ka, no? So, tingnan mo yung mga suot niya, mga kababayan, nakaboots, nakaboots siya. Ayan, nakaboots. Naka rubber glove, no? Ayan. So, tinitanggal mo muna yung mga stain, mga itim, mga dumi bago lagyan ng chemical. Ayan, eh, mainit pa 'yan. So, mamaya pag ano na, na-script niya ng ano, na-script na, no, di ba? Okay. So, ayan po ang ginagawa ng ating mga kababayan ng mga utility galley. Sila po yung in charge dito after ng gamitin sa mga ship. Kagaya ko, no? Tatanggalin mo lang yung ano, mga dumi. So, anong sunod mong ano, gagawin dyan, kabayan? Ah, so... Oh, tinatanggal mo na yung dumi after iinitin at lagyan ng chemical, no? So, ayun mga kababayan, no? Kung makikita mo, ha? Ice cream na po niya kanina ito. So, nilagyan niya ng chemical. Ayan. Kumukulo siya. Nagbabul. So, tanggal po yung kalawang. Oh. Kusa na lang po siyang ano, na dumutulo dito. Natanggal. So, pagka hinagod mo siya ng grill brake niyan or bandawan siya ng tubig, tanggalan yan. So, ganito. Maging ganito yan ang kulay niyan. Puting-puti yan. Kala mo brand new pa rin. No? So, yan po. Kailangan na ang naglilinis dito is yung may kaalaman talaga kasi yun ang importante. So wear respirator, no? Kasi maamoy mo yung chemical. O ayan na, ayan na po yung gagawin niya, pinatakaan niya to, makikita mo, no? Ang bilis ng pagtanggal ng dumi. So ayan, so ako, naamoy ko rin yung chemical, no? Pero may mas naman ako. Yep. Ayan, tingnan mo mabuti, no? Sa mga nakakaalam, nakakabaro dyan, alam nila kung ano, paano ito, no? Ayan. Mm-hmm. Yan yung first step na ginagawa ng ating kabayan, mga ano, marino. Sila pong in charge dyan, guys, mga kababayan ko, no? Lumalampot na yung dumi, di ba? So, kunting hago na lang, oh, mapamsin mo, bubula, guys, because of the chemical. Kaya kailangan talaga na complete PPE ka. Kasi
Yan, may respirator, no? Rubber glove, saka plastic apron. So, ngayon, pagka yung inalawa na yan, no, i-wash mo muna, and then rinse, and then sanitize. Yan po ang purpose natin, guys, sa paglilinis, kung bakit mayroon siyang 3-bucket system dito, no? Yan po ang purpose niya, ang ibig sabihin. O, gaano muna katagal ito ginawa, kabayan, sa pagbabargo? Pang ilang kontrata mo na ito? Apat na kontrata, imagine. Ganon po katagal lang, ano? So, sa buong kontrata, itong ginagawa, hindi lang. Minsan, depende sa amo, i-sign sila sa garbage man, sa dishwash, pathwash, night cleaner, mga split shift. So, ayan na po, no? I-scrub po niya ng, ano? So ayan na po yung chicken strip po, no? I-scrub na niya, no? Oh, ayan, titingnan natin, panoorin din kung paano niya gagawin. Kasi nalagyan na po ng gimigang, nanginita po yung ano ka... Oh, ayan. Well, sa mga nakakaalam nito, at saka hindi nakakaalam ito po ay grill ring, no? Ito po yung hinahabon nito na... natitirang nga dumi kasi hindi po talin na 100% matanggal ng gimigal. So, yung finish po siya sa grill ring, no? So, let's see, tumahan mo ako, sige. Paano ba yan? Okay, tingnan nyo mga kababayan o kung paano kadali linisin. Kanina napaka-itim. Okay, within 10 minutes or 5 minutes. Ganang kabilis, ganang katinti po ang chemical. Stain is rapidly take out. Okay, ayan. So hindi po pwede na basta-basta lang na kung makikita mo napaka-init ng stain. Chemical natin. So kung wala ko pang wala kang complete na PPE, I'm sure. Puro pasok talaga yung kanila. Pasla, tingnan mo ang resulta, no? Branyo-branyo. Guys, akala mo, hindi na kagagabatang hindi, no? So ito, ayan, napansin mo, hindi na talaga totalihan ng person natanggal yun sa chemical. So ito ang pang-finish ngayon, guys. Grill break sa mga hindi pa nakakalam. At sa mga nakakalam, alam mo yun na ito. Grill break po ito, no? Ayan po ang pang-finish niya. So ngayon po natin ang ating kabayan. So pagkatapos nito, at lawan, then i-finish mo sa burger, guys. Okay. So, apat na kontrata, almost 3 years na po niyang ginagawa ito. So, ganun po lang, expert yun na. Complete TP, rubber glove. Okay, tingnan mo, kababayan, ha? Mga kababayan dyan, ha? Tingnan mo. Sa mga nakakalang sa kanin, hindi nakakala. Hindi natanggal sa chemical, no? Ayan, ito po yung pag-finish, grill break. Okay, makikita mo kung ano ang result niyan. Brand new again, no? Ang stainless lang, ha? Okay. So, for the expert only, ha? Huwag niyong gagawin ito na hindi niyo alam. At, kaya nga mayroon tayong 3-bucket system kasi ang nakakalam sila, mayroon mga chemical na nag-mix yan. Hindi ka basta-basta na mag-mix ng chemical dahil maaaring life is injured ka, mantay mo, kung hindi mo alam, okay? So, ayan. Titingnan natin mamaya pag na-rinsa niya kung ano ang result, guys, no? Okay, so ngayon ang second step niya mga kababayan, no? Tapos na niya ang soaping, no? Kasi mayroon tayong dinasabing natawag na 3-bucket system. Yan, pag sinabi yung 3-bucket system, white is rinsing, no? Ang gray is soaping. So ngayon, ginamit na niyang white, ibig sabihin rinsing na po yan. So ito po guys, unbelievable, nakikita mo yung result, guys. Parang hindi nagamit, no? 100% 100% brand new again. Unbelievable, di ba? Watch this. What are you waiting for? Gayahin nyo na to. So ayan na, no? Kasi tapos na siyang nag-soaping, guys, no? So ngayon is rinsing naman. Ayan. So kung makikita mo, no? Oh, makikita mo, pwedeng-pwede ka manalamin dyan, guys. Kanina napaka-itim, hindi po ganyan ka ganda ang kulay, ang itim. So ngayon, ano ang result niya? So napakaganda, perfect. Saka nagmukhang brand new na, see?
So, sa mga hindi marunong sa walang alam na paano mag-apply ng chemical, huwag po kayong sumubok dahil very dangerous po talaga, delikado, no? Para sa mga eksperto. Ito kasi, kompleto po to sa seminar about sa mga USP standard, guys, na sa mga seafarer lang po ito na kung saan sila po ang designated na maglinis o mamawak ng chemical dito, guys, ha? You are not allowed to handle the chemical if you don't know. Okay, if you are not authorized person. See, so meron pang mga stain na konti, so tinatanggal niya sa grill brake na yan. Yung grill brake yan, parang ano siya, yung hasaan or carburantum magaspang o parang scorer sa atin, no? Ayan, pantanggal. So makikita mo naman yan yung finished product niya, guys, oh. Napakaganda, oh. See, branyong. 10 minutes mo lang siyang ibabad. I'm sure na magiging ganito rin yan. Ganyan din ang result niyan. Kanina, ganito ang itsura niyan. So, ito na po yung finished product niya. So, mamaya-maya, guys, ano pa niya yan? I-sanitize, no? Oh, sanitize. This is the last. That's why they use the 3-bucket system. No? Gray with soap, and then white rinsing, and then red bucket is for sanitizing, okay? So, that's the proper procedure here in the NCLA, okay? So, ayan, mga kababayan, ha? Thank you so much sa ating kabayan na anong pangalan mo, kabayan? Ha? Oh, shout out sa mga pamilya mo sa Pilipinas. Kung meron kang mga pwedeng pasalamatan, pasalamat ka na. Sa nanay-tatay mo, ang dad. Oh, happy new year daw sa nanay at tatay niya. Anong pangalan nanay-tatay mo? Tatay lang po, happy new year po. Oh. Ayong girlfriend ko, yung tatlo. Oo. Diyan kayo. Okay, may mga anak, may asawa ka na ba? Ah, wala pa, binata pa po ito, mga kababayan, ha? Oo, oh, binata. Ayan, makikita mo ang finished product, branyong, no? Ha? So, ayan ang po yung sinasabi ko, mga kababayan, no? That's the final, last and the final procedure. Red bucket for sanitizing. Okay? Yeah, 100 ppm of bleach, no? For sanitizing, that's for the last procedure sa kanyang paglilinis, guys, no? Ayan, so nakikita mo, brand new, no? So ang ginawa niya dito ay the same din yung procedure dito sa gagawin niya, no? Step by step, okay? So ganun din, apply niya ng chemical. Tapos apply ng chemical, i-range na niya. And then okay, once again, kabayan, thank you sa pa-unlock mo sa akin, ah. Maraming salamat at sa muli. Samahan mo kami at shout out sa lahat ng pamilya mo, ha. Mabuhay ka. All right. Okay.